Dahil gobyerno ang nagpasimula, imbis mapabuti lalong lumala. Minsan iniisip ko ano kaya, mas mabuting may gobyerno o wala. Halalan ay kay mahal, kung nais mong mahalal, isama sa aplikasyon alias Vilma, Nora at Sharon. Bahay kubo ng tumakbo ay naging palasyo ng nakaupo. Inom at sugal, sigarilyo at babae, libreng personal na grocery. Bahay tubo, Malacañang, ang negosyo roon ay sari-sari. Experts, consultants, advisors at media, sa palibot-libot ay maraming tanga. Panay malilikot, nangangalabit ng didikta at nangungurakot. Madudungis ng ngipin ng politiko, luho, bisyo, pati tinga, pera ng publiko. Kandidatong bobo, lumipad sa langit, di ko na nakita buhat ng ma-elect. Sayang ang boto ko, mura lang ang benta, nag-enjoy pa sana doon sa artista. My nephew, my niece, my brother and sis. My nephew, my niece, my brother and sis. My nephew, my niece, my brother and sis are all political appointees. Doon po sa aming libreng pagamutan, alay ni congressman sa may kapansanan, nabingi ang bulag, nabulag ang bibig, nabibig ang bilay, napilay ang bingi. Waldas na Hans Gastos, left and right, public servant na very bright. Cheat them softly, 1, 2, 3, na 1, 2, 3 ang botante. Squander from one country to another, travel here, travel there, with my relatives and my dear. Kapag ang taong bayan ay may problema, dalawang tenga, dalawang mata, laging nakasara. Walang kahirap-hirap, kamay at paa, di lang maliit nagsasabing ganda ng record niya. Dahil NGO ang nagpasimula, ang mga reports nagkawala-wala. Pagkatapos ng isang buong taon, paplanuhin ang naplano na noon. Mag-meeting ay bibiro, maghapong nakaupo. Upusta ko ng 10, mas marami ang bangko. Kung kailan nagmi-meeting ay saka kumakain. Kung kailan kumakain ay saka nagmi-meeting. Napadpad kung saan di dapat pag-usapan, napagkasunduan na mag-meeting na naman. One hour, two
hours nang nangi-Indian, 4 hours, 5 hours nang nangi-Indian, 7 hours, 8 hours nang nangi-Indian, na traffic na naman. Kasi may rally-rally. Nag-rally sa amin, Jola. 1,000 ang nagpunta nang magtalumpati na, sa 10 ang natira. Nag-rally, nag-rally ang iba't ibang bloke. Ang isyu ng rally, sino ang mas marami? Paano linawin? Paano susuriin? Paano lagumin? Paano susulatin? Hirap himayin, hirap tumbukin, pero magaling gumawa ng acronym. Gawa ng gawa ng proposal, sanay na sanay sa refusal. Dami-daming gusto, dami-daming konsepto. Di pa nabuo, ay mayroon ng bago. Sa Farmers Joint Program, appear ang dalawang grupo, G-O-N-G-O, G-O-N-G-O, G-O-N-G-O. Nag-disappear ang pondo. Masisiksikan, mabuti pang bubble gum, laging mayroong didikitan. Mabuti pa ang salamin, laging mayroong tumitingin. Di tulad kong laging wala umapansin. Mabuti pa ang mga lapis, sinusulatan ang papel, at mas mapalad ang kamatis. Maya't maya'y napipisil. Napakaswerte ng bayong hawak ng aling maganda. Di tulad kong lagi na lang nag-iisa. Ano bang wala ako na meron sila? Di man lang magkaisa habang iba'y dala-dalawa. Pigilan niyo ako magpatiwakal. Mabuti pang galunggong nasasabihan ng mahal. Kahit ang suka ay may toyo at ang asin may paminta. Mabuti pang lumang dyaryo at yakap-yakap ang isda. Mabuti pa sila, mabuti pa sila. Di tulad kong lagi na lang nag-iisa. Mabuti pa simpleng tissue at laging nalikan. Mabuti pang dating bisyo umaasang babalikan. Mabuti pa sila, mabuti pa sila. Di tulad kong umuwing nag-iisa. Ako magpatiwakal. Bakit si Gabi Concepcion lagi na lang kinakasal? Mabuti pa ang mga snatcher at laging may naghahabol. Ang aking luma na computer meron pa rin
compatible. Mabuti pa sila, mabuti pa sila, di tulad ko hanggang ngayon nag-iisa. Sa ating mga batas na hindi makatao at ang turing di patas, huwag kang magatubili na sumulat sa Kongres. Tiyakin mo lang, honey, na tama ang iyong address. Ang address ng Kongreso ay hindi sa batasan. Kung gusto niyong diritso ang inyong mga liham, to our brilliant lawmakers, corporation ng angkan, care of Chamber of Commerce, Makati Philippines 2000. Ibang ginagawa at ibang sinasabi ni Commissioner Ngawa at ni Press Secretary, kaagad ipaalam sa ating Presidente. Basta kompletuhin lang ang isulat sa sobre. Ang address ng Pangulo ay hindi Malacanang. Kung gusto niyong diritso ang inyong mga liham, to the leader of the land, care of IMF World Bank, UN Corner Nagtahan, Manila, Philippines 2000. Na tao at kilalang kriminal ay ginagawang santo, tinuturing na banal, sa korte sumulat ka, ngunit konting ingat lang, baka mauna ka pa kaysa dun sa iyong liham. Ang address ng husgado pareho lang sa simbahan. Kung gusto niyong diritso ang inyong mga liham, to the Holy Trinity, praise the Lord, I will be done. Camp Crami, Quezon City, Simcoe, Philippines 2000. Tayo magwakas, may ekstrang public service, sila na ang nagbubukas ng sulat sa post office. O galing mag-sip code, sing bilis ng time machine. Pebrero nang ihulog, Enero nang dumating. Ito ay katuwaan lang, katuwa ang totoo. Kung iniisip nyo pang umasa sa gobyerno, basta't ang malagay, huwag tularan si Isko habang nasusunog ang bahay. Ay, 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 ay. Sumulat sa bumbiro. Kung ayaw mo na sa akin, wala akong magagawa. Hindi mo na kakailanganing magdadalawang salita. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin lang ang totoo. Para minsan na lang ding luluha ang puso ko. Dati-rati pag ako'y nagkwento, pumupungay ang iyong mga mata. Ngayon kahit original ang jokes ko, hinding-hindi ka na natatawa. Di na tayo nanonood ng sine, o kaya'y magpusoy Dos man lang. Ay gustong-gusto mo lagi maglibre, ngayon'y di mo na ako pinauutang. Kung ayaw mo na sa akin, wala akong magagawa. Hindi mo nagkakailanganin magdadalawang salita. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin lang ang totoo. Para minsan na lang din luluha ang puso ko. Di mo na ako kinakausap, di mo na ako inaakbayan. Namimiss ko na ang iyong mga yakap, di mo na ako hinahalikan. Di ka na sumisipot sa usapan, parang di mo na ako mahal. Di mo man lang yata nabalitaan, kalalapas ko lang sa ospital. Kung ayaw mo na sa akin, wala akong magagawa. Hindi mo nagkakailanganing magdadalawang salita. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin lang ang totoo. Para minsan na lang ding luluha ang puso ko. Nakita kita kahapon, may ka-holding hands ka pa. Tulad din natin noon, mag-uumapaw ang saya. Tila na paibig ka na rin sa matangkad mong kasama. Di mo na napapansin, mas gwapo ako sinta. Ngunit kung ayaw mo na sa akin, wala akong magagawa. Hindi mo nagkakailanganing magdadalawang salita. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin lang ang totoo. Para minsan na lang din luluha ang puso ko. Kung ayaw mo na sa akin, masakit man ang totoo. Kung talagang ayaw mo na sa akin, ayaw ko na rin sa'yo.
Kerong biyaherong Japan, tulad ng marami ring nangingibang bayan, dahil sa saklap ng ating ekonomiya, kailangan kong iwanan ang aking pamilya. Dahil ako ay karaniwang mamamayan, ako ay suspensado na sa embassy pala. Dami raw kasing nagtiinting Pilipino, di nila alam sikat akong musikero. Ang aking gitara'y gawa ng Hapon, ang aking kapo kordon, kwerdas at microphone. Dahil kung gawang Pinas ang iyong mabibili, baka sa pagtugtog mo ikaw ay makuryente. Sa tulong ng ahensya ako ay nakalabas, kahit kalahati ng kita ko'y nakaltas. At ang tagi ko sa inyo'y maibibida, lahat ng bagay sa Japan pawang magaganda. Naroon ang ating magagandang sukpo, naroon ang ating magagandang puno, magagandang saging at magagandang pinya, pati na ang ating magagandang Pilipina. Dahil sa lungkot ako'y hindi nakatagal, dagli nang umuwi sa bayan kong minamahal. Di pa man ako nakalabas sa terminal, nadugas na ng isang naka-uniforming opisyal. Nang buksan ko ang Made in Japan kong TV, nagtalumpati ang aking politikong pare. Siya'y tuwang-tuwa sa maunlad na ugnayan ng ating bansa, mga bansang mayayaman. Kaya kung sakaling di nyo pa napapansin, sa dinami-dami na imported sa atin, ang number one ginawarang dayuhan, itong utak ng ating magaling na pamahalaan. Si Pedro'y nakaapak ng pako sa lansangan, pinulot niya't baka sakaling pakinabangan. At ang kinakalawang na pakong nabubulok sa bago niyang bahay ay doon itinokpok. Isang kalbong gulong nakita niya sa kalsada, kanyang isinuong sa jeepney niyang pampasada. Do'y may nakaiwan ng lumang antipara, kanyang isinuot sa malinaw niyang mata. Bagong bahay, lumang pako, dating ginig na inibang anyo. Bagong bote, lumang toyo, ang laging sawsawa ni Pedro. Gulong ay umiskerda at ang jeep ay nabangga, dahil sa antipara ang poste di nakita. Pasahero'y huli na sa biyahe't nabukulan, di pa nakarating sa dapat napuntahan. Si Pedro'y may kilalang batikang politiko, sa bawat halalan ay laging kandidato. Nabulag na si Pedro, napako ang tok-tok, politikong bulok sa gobyerno iniloklok. Bagong bahay, lumang pako, dahil
ibang anyo. Bagong bote, lumang toyo, ang laging sawsawan ni Pedro. Nang dahil sa pako, bahay ni Pedro'y bumagsak. Sa bulkan, bagyo, bahat, lindol, tuluyang nawara. Giba na ang dingding sa hihaligit bubungan. Mabuti pa kaya? Ano nga kaya? Mabuti pa kaya? Magbagong bahay na lang. Minsan ako ay nag-agahan doon sa bandang nagtahan nang mayroong nagkagulo sa isang tambayan. At ang usap-usapan ay tungkol sa isang hold-upan sa isang pampasaherong sasakyan. Nang aking nilapitan, tamang-tamang naabutan ang isa sa biktimang nagsalaysay. At ang bukang bibig niya umamang nanginginig. Salamat daw at siya'y naiwan pang buhay. Nanakawan na at na-hold up si Juan. Ngunit ang hold up or pa ang pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan. Ngunit ang nagnakaw pa ang pinararangalan. Isang kinsen ang kayod, ang pinagpawisang sahod ay nahulog sa kamay ng magnanakaw. Pati yung estudyante at aling mukhang pasyente at lolong halos di na makagalaw. Relo, sing-sing at ikaw, pati ngiping natutunaw, sinimot noong disenteng lalaki. Mabuti na lang daw at mabait yaong mamaw. Sila'y inabutan pa ng pamasahe. Nanakawan na at na-hold up si Juan. Ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan. Ngunit ang nagnakaw pa ang pinararangalan. Ngunit minsa'y namukhaan nitong kawawang si Juan. Ang hold-upper kanya palang kapitbahay. Malimit mag-abuloy ng abubot at borloloy sa tuwing may okasyong pambarangay. Siya ay kwelang-kwela sa simbahan at eskwela. Bida kay Bishop, kay Judge at Kapitan. Taon-taon pati ay may medalya at plake ang magiting at dakilang kawatan. Nanakawan na at na-hold up si Juan. Ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan. Nabaong sa utang ang bayan ni Juan. Ngunit ang nagnakaw pa ang pinararangalan. Pagbigyan niyo na ako sa munting hilig kong ito. Huntahan at mga kwentong barbero. Pag pumanaw na ako, tanging hiling ko lang sa inyo. Sa langit ay pabaunan niyo ako ng isang hinebra. Barong-barong namin
ay gegewang-gewang bagoong at daing. Lagi naming ulam paglubog ng araw, punta sa tambayan ng hirap ng buhay aming malimutan. May pantagay kami, sipol ang pulutan, kahit anong issue pinagtatalunan. Pag weng-weng na kami, weng-weng po na kami. Ipon ang lakas para sa inuman bukas. Bangkang papel, nagmirakel, sa payatas galing Malacanang ang narating. Sino kaya ang pumapel upang bangka sa palasyo'y makarating? Kahit bumabagyo, kahit bumabahan, di nabasa, kaya di nabura sulat na galing sa tatlong bata. Hindi na bahura kahit naglakbay ng milya-milya. Naghimala na basa ni Ate Gloria. Tatlong bangkang papel, tunay ngang himala. Milagrong kailangan itong ating bansa. Kaya mula ngayon tayo ay maghanda. Perang walang silbi, iklupin at gawing bangka. I-text mo na lang ako kung may credit pa ang cellphone mo. Ngunit baka mabigla kayo, ang balance nyo ay biglang zero. Oto-oto, di naman tayo nagpapaloko pag may promo. Smart o Globe, kung saan mo gusto, nakasampung lipat na ako. Kahit ang text mo di dumating, bawat pindot mo sisingilin, tuloy-tuloy nakakaltasin, kahit na nga di mo pindutin. Ipindot mo, 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 ipindot mo. Ito raw pong silbing ay may washing machine. Sa labing marumi, kayang paputiin. Sa tambak mang dolyar, ang kanyang labahin. Babangot lilinis, dito kay Mr. Clean. Ito raw pong abo, big time na bandido. Di masilo-silo ng mga sundalo. Paano mahuhuli kung ang hinuhuli at ang nanghuhuli pala'y magkakampi? So na ni Gloria, bongga at madrama. Ngunit may bakas pa ng mga dating sona. Parang kamukha ng sona ni Cory at sona ni Ramos at sona ni Estrada. Ang ganda-ganda ng sona ni Gloria, nang sona ni Cory at ni Ramos at Estrada. Di naman kaya ang sona ni Gloria ay kaniyang kinopya sa sona ng tatay niya.
Paulit-ulit ang kwento, papalit-palit ng tao. Pare-parehong gobyerno, mamamayay ginagancho. Manggagawa't magbubukid, kinakapos nag-iipin. Kinikita nila ay kay liit-liit. Samantalang si gobernor, si congressman at senador, yumayaman by serving the poor. Kung alam mo lang, Biole, kung alam mo lang, Biole, kung alam mo lang, Biole, ang totoo. Kung alam mo lang, Biole, kung alam mo lang, Biole, matagal ka na nilang niloloko. Isang bunsong iyakin, huhunihan ni inay ng lalarin-larin. Paano mo patatahanin ang pagtatampo ni neneng? Pasalamat ka't may awit na kakantahin. Sa mga indayog tayo'y napapasayaw. Sa labis na galak ay napapasigaw. Ang mga kirot sa puso ay lumilipad. Ang mga mithi ay natutupad. Salamat, salamat musika. Lahat ng panahon asahan ka. Salamat, salamat musika. Itong munting mundo ay napapasigla. Bituin sa langit at mga kathanang isip ay hindi sapat upang mabuhay ang daigdig. Ang magagandang tanawin at mga tulang malalim kukulangin din upang tayo ay aliwin. Aanhin ang kayamanan di madadala. Anin ang kagandahan pansamantala. Ang katahimikan ba ay may magagawa upang ihaya ang nadarama? Salamat, salamat musika. Lahat ng panahon asahan ka. Salamat, salamat musika. Itong munting mundo ay napapasigla. Salamat, salamat musika. Lahat ng panahon maasahan ka. Salamat, salamat musika. Itong munting mundo ay napapasigla. Salamat musika. Salamat musika. Salamat musika.
Salamat musika.